So, bago po natin simulan yung mga kailangan po natin idagdag sa portfolio, ano, let us give definition. Bigyan muna natin ng kahulugan kung ano ba ang ibig sabihin ng portfolio. Kasi yung iba, ang tingin lang sa portfolio ay folder. Ang iba, tingin lang sa portfolio, pinaglalagyan lang ng mga sinusoling test papers o yung mga nagawang answer sheets. So, ano ba talaga ang gamit ng portfolio? So, let us define, bigyan natin ng kahulugan kung ano nga ba ang portfolio. So, base sa definition kung ano ba ang ibig sabihin ng portfolio, ito raw po talaga ang ibig sabihin niya. The portfolio is a purposeful collection of student work that tells the story of a student's efforts, progress, or achievement. In short, kapag sinabi pa lang portfolio, isa-isahin po natin, himay-himayin po natin kung ano yung sinabi dito sa definition na ito. Pag sinabi raw po pa lang portfolio, is a purposeful. Ibig sabihin ng purposeful, makabuluhang collection. Hindi lang siya basta collection. Ibig sabihin, kapag nagsoli po ako ng mga sinagutan niyo, test papers, kung ano man yung mga pinasa niyo sa akin na isinoli ko sa inyo, hindi lang pala siya basta nilalagay sa portfolio. Kundi, may dahilan. No? May makabuluhang dahilan kung bakit ko po sinoli sa inyo at nilalagay po natin sa portfolio. Bakit? Anong dahilan? Anong makabulang dahilan kung bakit ko binalik sa inyo at nilalagay niyo sa portfolio? Kasi ito pala ang nagsasabi o nagkukwento ng istorya. Ibig sabihin, yung mga naging ganap nyo habang kayo ay naka-enroll sa IELTS. Ibig sabihin, kapag binuklat ko yan, makikita ko kagad, or nung mga mag-check ng portfolio nyo, makikita kagad kung ano ba yung mga naging mga nasagutan nyo na, o yung mga napag-aralan na po natin dito sa IELTS. Okay? Kaya nga makikita dyan, makikita yung kwento nyo sa inyong effort, sa kainyong progress. Ibig sabihin yung progress, yung simula, medyo nalilito-lito ka pa sa mga lessons, tapos as in the long run, habang tumatagal, February, March, April, habang tumatagal, tumataas na yung scores mo. So, ibig sabihin, nakikita yung progress kung tumataas ka ba, mas naiintindihan mo ba yung mga lessons, or still, andun ka pa rin doon sa lesson na parang hindi ka makabubuon sa ibang subjects. So, makikita doon sa portfolio. At syempre, makikita rin po yung inyong achievement. Pag sinabing achievement, makikita yung mga na na-accomplish nyo, ibig sabihin yung mga natapos nyo na talagang naintindihan nyo talaga. Ibig sabihin, may mastery. Ibig sabihin, kahit na inulit lang ulit sa inyo yung lesson, ay, kayang-kaya ko itong sagutan. That's the achievement. Parang naintindihan mo siya, nag-gets mo siya. So, yun po pala ang ibig sabihin ng portfolio. The portfolio is a purposeful collection of student work that tells the story of a student's efforts, progress, or achievements. So, ibig sabihin, yan po ang ibig sabihin ng portfolio. Nakuha po? Ngayon, ano naman ngayon ang gamit? Kung makikita ko yung mga progress, ano yung pangkalatang gamit ng portfolio? So, makikita niyo po dito. So, makikita yung pag-unlad, shows growth, showcases current activities. Ibig sabihin, na napapakita mo kung sino man yung mag-check yung talagang kung ano yung ginagawa mo yung sa ngayon, ngayong January. At saka, makikita, ito yung pinaka-importante sa lahat. Reflects evaluation of achievement. Ibig sabihin, mapagtatanto mo, mapag-iisip mo, ay, ito lang pala ang naging score ko, kailangan ko pang pagbutihin. So in short, kung mababa yung mga scores mo, nakikita mo, ay, kailangan ko pang pagbutihin. Kung matataas naman ang scores mo, you have to maintain. Kailangan mong maintain mo, hindi ka pababa ang scores mo sa mga modules, sa mga ginagawa po natin, tungkol doon sa achievements mo. Ibig sabihin, dito lang sa portfolio, kapag binuklat-buklat mo, kapag tinignan-tignan mo itong portfolio na ito na ginawa nyo, ibig sabihin, ito lahat ang makikita nyo. Makikita nyo yung progress, makikita kung ano yung current na ginagawa nyo sa ngayon, at makikita nyo yung mga naging previous at yung mga kasalukuyang test na
nasa gawa po natin. Okay? Yung evaluation kasi, ibig sabihin na evaluation, tinignan kung may natutunan ka ba. Okay? That's evaluation. So, kailangan po natin ng portfolio dahil gusto ko pong makita kung kayo ba ay, kahit kayo mismo, makikita nyo sa sarili nyo kung kayo ba ay umuunlad o hindi. Lagi ko po ito sinasabi, maraming nag-e-enroll sa us na nagsasabi na masipag siya, kayang-kaya niya yung subject sa us o yung mga lesson sa us. Pero, anong ebidensya? What is your evidence? So, the best evidence, ang pinakamagandang ebidensya para masabing ikaw ba ay natututo o hindi sa IELTS ay sa pamamagitan nitong portfolio. So, mabigat po ito, portfolio. Kaya kailangan lagi tayong merong portfolio. Huwag po nating itatapon lahat ng mga isinusoli sa inyo, lalo na yung mga ginagawa po natin na importante, huwag niyo pong itatapon kahit mababa yung scores kasi i-compile po natin ito sa portfolio. Okay? So, sa mga may questions, sir, nasa sa inyo po yung portfolio. Okay lang, nakatabi po ito, kine-check ko po, at naka-check na po yung iba. Okay? So, yung ibang hindi pa na-isisoli yung mga test papers, so by Monday, makukuha nyo na po ang inyong mga papel. Okay? So, next. Gusto kong ma-explain sa inyo, kasi baka may makita kayo. Sir, may nakikita akong makapal na portfolio. Sir, may nakikita akong manipis na portfolio. So, ano ba dapat po ang nakikita sa portfolio? Yung makapal, yung marami, yung mga nagagawa po namin simulang-simula hanggang sa dulo, or yung mga importante lang po. So, explain ko po ako ano pa yung mga dapat ilagay sa portfolio. So, just to remind you, paalala lang po, itong susunod na ipapakita ko, meron po kasing tatlong klase ng portfolio. Pero yung portfolio na pinag-uusapan natin, iisa lang ha. Nasa iisang topic lang po tayo, isang portfolio lang po ang nire-require ko sa inyo. Pero may tatlo kasing klase niyan. So, ito yung sasabihin ko. Kaya nga, nabanggit ko sa inyo kung bakit may makapal, may manipis na portfolio. So, ito po yung dahilan. Meron po kasing tatlong gamit or tatlong klase ng portfolio pagdating sa classroom. Una, meron po tayong tinatawag na working portfolio. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na developmental portfolio. At pangatlo, meron po tayong tinatawag na presentation portfolio. Okay? Pero huwag kayo malito, hindi ibig sabihin tatlong portfolio ang kailangan nyo. Hindi po. Isang portfolio lang po ang kailangan nyo. Isang clear book lang ang hinihingi ko, ang nire-require ko. Pero yung isang portfolio na yan, kailangan taglay niya itong tatlong to. Okay? So, explain ko. Ano ba yung number one? Ano ba yung working portfolio? Explain ko ha. What is a working portfolio? Pag sinabi po natin working portfolio, it means all portfolios begin as working collections since it is from these collections that final selections are made from for presentation. Ibig sabihin, kung kayo ay kaka-enroll nyo lang sa IELTS, bagong enroll kayo sa IELTS, ibig sabihin, kakaunti pa lamang po yung nilalagay po natin. Ibig sabihin, working pa lamang po. Ibig sabihin, kasalukuyan, naglalagay pa lang po tayo ng pakunti-kunti. Ibig sabihin, working, ginagawa pa lang. That is working portfolios. Okay? Yan po yon. Ibig sabihin, kaka-enroll mo pa lang eh. Hindi pa ganun karami yung mga nilalagay mo or kaka-start mo pa lang nung October, kaya hindi pa ganun karami yung nailalagay sa portfolio. So, that is a working portfolio. Kaya lang, just to remind sa mga batch 2019, ito po ha, clarify ko lang sa batch 2019, sa mga nag-enroll ng batch 2019. Karamihan po sa inyo, batch 2019, parang lumalabas, working portfolio pa rin kayo kasi kakaunti pa lang yung nilalagay po natin. So, yung iba kasi hindi bihira magparamdam. Pag sinasabi kong malapit na yung exam, tsaka magpaparamdam. So, hindi po tayo ganun. Okay? We are avoiding, iniiwasan po natin yung maghahabol ka, matataranta ka, ginagawa mo lang ng isang araw bago yung registration. Hindi po ganun ang portfolio. Okay? Kaya nga, ito siniset ko na sa batch 2020,
dahil kaka-enroll nyo pa lamang po, kaka-start nyo pa lamang po ng October, kailangan ngayon pa lang, ayusin na po natin yung portfolio. You are currently, yung sa ngayon, yung ginagawa po ngayon, yung ngayon sa ALS, ay working portfolio po yung sa batch 2020. Kasi konti pa lang eh. Hindi pa ganun karami yung lessons. So, working portfolio po yun. Okay? So, ano yung advantage? Ano yung benefits? Ano yung kinaganda ng nitong working portfolio? The advantage of working portfolio is that it allows students to take a second look. Dahil konti pa nga lang po yung mga nailalagay, mas mabilis makita kagad kung ano ba yung dapat i-improve o ano pa yung mga kulang. Okay? Ano pa yung mga kulang sa portfolio? So, yun yung advantage. Okay? That is the working portfolio. So, I hope maliwanag po sa atin ang working portfolio ha para sa mga bagong enrolled ka kasi mula mo pa lang, working portfolio po ang ginagawa po natin o ginagawa niyo po. So, paliwanag po ha, check na po tayo sa working portfolio. So, sa batch 2020, you are currently nasa working portfolio. Sa batch 2019, hindi po kayo working portfolio kasi matagal na po tayo. Next, number 2. Ano pa yung isa pang klase ng portfolio? We have developmental portfolio. Ano naman yung developmental portfolio? Explain ko. Ang developmental portfolio enhances learning through the process of reviewing, revising, and evaluating the final product. Ibig sabihin ng developmental, dahil nasa kalagitnaan na tayo ng klase, or lagpas na tayo ng kalagitnaan, ibig sabihin, nakikita mo na kung ikaw ba ay umuunlad. Nare-review mo na yung progress mo. Nakikita mo na yung mga dapat mong i-improve sa hindi. O kailangan mo sa i-maintain lang. Dito yung developmental portfolio. At currently, sa kasalukuyan, no? Sa kasalukuyan po, sa developmental portfolio, yung iba pong humahabol sa batch 2019, nasa developmental portfolio po kayo. Yung humahabol sa batch 2019 ha, sa batch 2020, yung kaka-enroll ngayong 2020 lang, wala pa po kayo dito. Papunta pa lang po tayo dito sa developmental portfolio. Nakuha po? So, yun po ang developmental. Kaya mo nang ma-view, ma-revisit, ibig sabihin mabalikan yung mga nauna mong exam, balikan yung mga na napag-aralan na po natin, at ano ba yung mga kailangan mo i-improve at i-maintain lamang po. That is developmental portfolio. So, check na po tayo dyan. Check na po tayo sa developmental portfolio. Next, ito yung pangatlo. Ito yung meaning talaga ni portfolio pagdating kay DepEd. Okay? Kay DepEd. So, ano ba ang presentation portfolio? So, dito sa presentation, ay, balikan ko lang yung developmental, ha? Sorry. Dito sa developmental, sa number 2, sa developmental, dito na yung pakapalan. Kung may makikita kayong mga portfolio, pakapalan na po yan. Makakapal na po ang portfolio dito. Kanina sa number 1, working, ginagawa pa lang, manipis pa lamang po. Sa number 2, developmental, ibig sabihin nakakarami ka na kasi ng lesson eh. Ibig sabihin, pakapalan ang labanan dito. Okay? Makakapal na ang portfolio. Marami ka ng mga nagawang activities, mga tests, mga modules, mga essays. Dito po yan sa developmental. Marami na makapal na eh. So, dito po yan. Dito naman sa presentation, sa number 3. Ano naman yung presentation portfolio? Sa number 3, shows the student's best work. Ibig sabihin, kung sa number 2 kanina, pakapalan, dito naman sa number 3, sa presentation, pipiliin mo naman yung pinaka-best mong gawa. Yung mga pinaka-magaganda mong gawa na talagang naging proud ka sa sarili mo na mataas yung scores mo. That is the presentation portfolio. So, ibig sabihin, tatanggalin mo yung mga medyo mababa ang scores mo. Ang ilalagay lang po sa portfolio ay yung pinaka-best mo. Yun yung presentation portfolio. So, in short, pwede numipis ulit si portfolio. Kasi nga, tinanggal mo yung mga mabababa at yung mga hindi magagandang
gawa mo nung ikaw ay nasa ads. So, ito yung presentation portfolio. So, I hope nakuha po natin. Pero, hindi ibig sabihin itatapon mo o hindi na isasama yung mga tinanggal mo na hindi ganun kagandang achievement. So, ang gagawin mo lamang po, ilagay lang siya sa isang, may, yung folder na brown folder, at ipapasa pa rin po sa akin yan, lalagyan lamang po natin yan ng summary. Ibig sabihin ng summary, makikita nung mag-check nung supervisor o kung sino man mag-monitor kung papayagan kayo mag-exam, makikita niya from dati yung mga scores mo ganito sa isang papel lang. Makikita niya, nakalagay doon sa isang papel, yung scores mo dati hanggang sa ngayon, mataas na, kaya ang nilagay mo na lang doon sa pinaka-portfolio mo ay yung matataas lang na scores. So, kaya manipis lang ulit, that is presentation portfolio. Doon lang nakalagay yung mga certificates mo, pinagawa kita ng, sumali ka ng livelihood, binigyan kita ng certificate, gumawa ka ng vlog, di ba? Binigyan kita ng panibagong certificate, para doon, sa ginawa mo. Doon yan sa presentation portfolio. Ibig sabihin, sino-showcase mo na. Sabihin, kung ikaw nanliligaw ka, ikaw lalaki, nanliligaw ka, pinapakita mo yung lahat ng mga magaganda mong katangian. Yun yung presentation. Okay? Kung ikaw ay babae, nililigaw ka, pinapakita mo yung pinakamaganda mong ayos dun sa crush mo. Okay? So, ganun po yun. That is presentation. That is only example, ha, para makita niyo yung presentation portfolio. At least, para mag-gets niyo po kung anong ibig ko sabihin. Na nakuha po, I hope na hindi po tayo nalilito sa tatlo. Okay. Tuloy po natin. So, dito, ano ba yung nilalaman ng presentation portfolio? Ang nilalaman po, a collection of learners' achievements assembled specifically for assessment. So, dito daw po nakalagay. Ito, ha? Ito yung mga nakalagay. It contains formal records. Ano yung formal records? Andito yung mga enrollment form mo, birth certificates mo, andito yung mga katibayan na talaga naka-enroll ka sa ALS, na nakadocument lahat ng mga ginawa po natin. Kay lahat ng mga forms na sinerox nyo po at mga xerox na binigay ko po sa inyo, nandito po sa presentation portfolio plus yung mga exam po natin. Test, modules, essays, at lahat pa ng mga projects ko, ano man yung pinagawa ko po sa inyo, andito po sa presentation portfolio. Okay? So dito, kapag nag-check po ako ng inyong portfolio at kung sino man mag-check ng portfolio nyo para payagan po kayo mag-exam, ay titingnan lang po yung developmental or yung presentation portfolio. Wala pong working. Okay? Wala pong mag-working portfolio kasi hindi po kayo papayagan mag-exam. Okay? So, I hope maliwanag po itong tatlong ito. Working, ginagawa pa lang, kakaisimula mo pa lang. Number two, developmental. Eh, ito na po yung makapal na portfolio. Ibig sabihin, nakarami ka na ng lesson. Lahat nakarecord dyan mula yung mga mababa hanggang naging mataas ka na sa developmental. Pangatlo, dito manipis lang. Pero kasi ang nakalagay po dito, yung mga pinaka-best mong gawa. Pero hindi pa rin itatapon yung mga mabababa mong scores dito sa presentation. Ilalagay lamang po siya sa brown folder, pero isasama pa rin po siya sa pagpasa. Okay? So, maliwanag po ha. I hope naging maliwanag po itong tatlong klase ng portfolio na binabanggit ko po sa inyo. Okay? So, punta po tayo sa ebidensya. Punta tayo sa mga evidence na mga ginagawa nyo na talagang ikaw ay gumagawa at sumasagot sa ALS. Kasi, ganito kasi ang nagiging sistema sa ALS, no? Kung meron tayong mga kakilala na mga nakapag-graduate na sa ALS, lalo na sa akin, sa batch na mga, di ba, may mga, malamang may mga kaibigan kayo na nag-enroll dati sa akin, kaya yung iba, na-recruit lang dito ngayon sa klase ko sa ALS. Ngayon, dati kasi, ang labanan kasi dati, masasabi mo lang na ready ang isang estudyante o yung nag-enroll sa ALS para sa exam, sa final exam, ay naipapasa niya yung practice test, yung pinakbasa yung marami kong exam, parang periodical, parang ganun po. Naipapasa niya po yun. Dahil ngayon po, hindi na po kasi ganun ang sistema.
ang sistema talaga kasi ngayon, lately, itong bago, is tinitignan po talaga yung portfolio. At ito ha, just to give you update batch 2019, para po sa batch 2019. Hindi pa po ito sigurado, pero kasi baka ha, sa batch 2019. Yung mga nag-enroll sa batch 2019, na nag-enroll sa senior high school, dahil wala pa namang exam, halimbawa, natapos niyo yung senior high school, yung mga nag-enroll ng senior high school, o kaya yung mga nag-enroll ng grade 7 at hindi pa nag-i-exam. Pag naipasa niyo po yun, yung senior high school, yung grade 11 or yung grade 7, at wala pa yung exam sa IELTS, baka, yun na yung magsilbing dahilan para kayo ay pumasa sa IELTS. Dahil wala pa yung exam eh. Sa final exam, sa IELTS, dahil wala pa yung final exam, at nag-enroll kayo sa senior high, tapos na yung senior high niyo, pero wala pa yung exam, baka, yun yung maging dahilan para kayo ay pumasa sa IELTS. Okay? Tanong, sir, paano naman po yung mga batch 2019 na hindi nag-enroll sa senior high o sa grade 7? Okay, ganito ang magiging sistema. Para naman po sa mga hindi nag-enroll, ang titignan sa inyo, portfolio. Kapag maayos at kumpleto at nasabing kayo ba ay karapat-dapat para mag-senior high, portfolio na lang ang magiging basihan. Okay? At wala na kayong exam na antayin. So that, yun yung baka mangyari para sa batch 2019. Okay? Para sa batch 2019 yun ha. Okay. Yun yung magiging baka maging sistema kasi nga alam niyo naman sa panahon ngayon may bagong variant, may bagong parang nag-level up yung COVID-19, no? Kaya baka ma-delay na naman yung exam. Kasi dapat April, 'di ba? Eh nakapasok na yung bagong COVID. So pinag-iingat na naman ang lahat. So wag naman po tayo mag-lockdown. Dito naman sa batch 2020, ano naman yung aasahan sa inyo? Sa inyo, aasahan pa rin talaga kayo mag-exam bukod pa sa portfolio. Okay? So, dito kailangan talaga, ngayon pa lang, nire-ready na at ina-ice na po natin yung inyong portfolio. Kasi dito pa lang talaga, kayo mismo makikita nyo kung kayo ba ay ready o hindi sa exam. Okay? Kasi pwede nyo sabihin talaga, sir, ready na ako eh. Pero pag tinignan yung portfolio, ang bababa ng score, walang improvement. So, dapat meron pong improvement na makikita sa portfolio. Okay? So, dito, pag-usapan natin yung mga evidence. Okay? Ano ba ibig sabihin ng evidence? O, ebidensya. Refers to all the pieces of work that are included in the portfolio. In short, lahat ng mga ginawa nyo, ebidensya pala yan. Kahit nasabihin mong online, pwedeng i-screenshot yan, pwedeng picturean yan, ebidensya pa rin po yan. Nagtrabaho ka habang nag-aaral, ebidensya rin po yan. Na pagsasabay mo yung trabaho mo at yung pag-aaral, ebidensya po yan. Na ikaw, may puntos din yan. No? Lahat ng ginagawa nyo, nagsusulat ka sa notebook, gumagawa ka ng journals, lahat po yan may points at lahat yan ebidensya. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng evidence. Okay? So, hindi ko na i-explain itong mga to. Lalaktawan ko muna to. Baka kasi malito na po tayo. Ang pag-uusapan lang po natin ngayon is yung mga parts. Yung mga parte na dapat makikita sa portfolio. Dito kasi maraming, pag nag-check ako, marami pa rin magulong portfolio eh. So, marami pa rin hindi maayos na portfolio. So, isip po natin yung ating sarili kung ano ba yung mga dapat makikita sa portfolio po natin. Importante po ito ha. You have to listen well pagdating po dito sa part na to. Okay. So, sa portfolio po, alam nyo naman lahat po tayo may ganito, no? Kung wala, sa Monday, humingi po kayo sa akin. So, sa front page, ito po ang makikita nyo po. Nasa kaliwang side po ng inyong screen. May nakalagay naman po dyan, front page, no? So, nakalagay po dyan, Alternative Learning System 2.0, Learner's Portfolio. So, sa baba, ilalagay nyo, pangalan nyo, nakalagay po dyan, name of learner. Pangalan nyo, okay, your name.
level, so, pagtapos ng pangalan nyo sa ilalim, yung level. Pag sinabing level, ano bang level na in-enroll nyo sa IELTS? Halimbawa, kasi meron kong iba't ibang level dito sa IELTS, no? Merong elementary, merong junior high school. Kung ikaw ay junior high school, ilagay mo junior high school. Kung level mo elementary, ilagay mo elementary. Okay? Para klaro doon siya mag-check kung makikita niya na ikaw ba ay elementary o junior high school level. Okay? Next, pangatlo. Sa ilalim ng level, nakalagay dyan, learning center. Pag sinabing learning center, ito yung pangalan ng school. Okay? Yung pangalan ng school. Hindi siya school yung, hindi term ng, hindi salitang school ang nilagay dyan kasi nga, iba yung mga termino sa IELTS. Ang termino sa IELTS, hindi school kundi learning center. Nakuha po? So, learning center. So, saan ka nag-aaral ng IELTS? So, dahil kung ikaw ay sa Tandang Sora, ilalagay mo dyan, Tandang Sora Elementary School. Kung ikaw naman ay sa Barangay Holy Spirit, ilalagay mo Barangay Holy Spirit. Okay? So, yun lang po ang dapat nakalagay po dyan sa learning center. Hindi po dapat blanco yan. District, automatic naman may nakalagay na sa inyong district at saka yung pangalan ko. Nakalagay na po doon sa binigay ko sa inyo. Wala na po kayong pipil upan doon. Basta itong tatlo lang, pangalan nyo, level, elementary o junior high school, at sa pinakapangatlo, sa ilalim, learning center, kung saan kayo nag-aaral na IELTS. Okay, yun yung front page. Yung sumunod na page, table of contents. Okay, table of contents. So, ibig sabihin, ito dapat pala lahat yung makikita at aasahan sa inyo pag binuklat yung portfolio. Kasi yan po yung mga nakalagay. Okay, isa-isahin po natin ha. Isa-isahin po natin. So, i-zoom ko lamang po ito. So, table of contents. So, lahat naman po kayo sa letter A, meron yan. Ano ba yung nakalagay sa letter A? Kung hindi po makita sa cellphone, pwede nyo pong i-zoom ha. Sa letter A, nakalagay po, self-composed prayer at may kasama siya, panatang makabayan. Dito po, gagawa po kayo ng sarili nyong prayer. Okay? Pwedeng sulat lang sa isang papel or pwede rin kung medyo may kaya, pwede mo i-print. Okay? Prayer, basta prayer mo tungkol po sa pag-aaral. Self-composed prayer. Ano pa? Panatang makabayan sa bukod na papel. Bukod ha, bukod na papel. Sa bukod na, nakabukod na papel, isusulat mo naman yung panatang makabayan. Pag hindi kabisado, pwede naman pong isearch sa internet yan. Okay? So, yan yung una yung dapat makikita pag binuklat yung portfolio. Yung letter A, self-composed prayer at saka panatang makabayan. Kayang-kaya nyo po yan. At karamihan naman po sa inyo ngayon, at wala naman po akong problema pagdating dito sa part na to, ay lahat po kayo ay merong ganito, prayer at panatang makabayan. Okay? So, check po tayo dyan. Next. So, dito, sa letter B. Okay, sa letter B. Ano daw dapat ang kasunod? Ang makikita daw sa susunod ay enrollment form at birth certificate. Kung walang birth certificate, kahit anong Xerox na nagpapatunay na kayo yung identity nyo yon. Pwedeng baptismal, pwedeng ID, basta Xerox lang. Kahit yung birth certificate, Xerox lamang po. Okay? So, I hope klaro po tayo dito ha. Enrollment form. Kung sa tingin mo wala ka pang enrollment form, ano yung itsura nun, ipapakita ko po mamaya sa susunod na slide para at least alam nyo, makikita nyo, ay wala pa pala akong portfolio, enrollment form. Pwede kang humingi sa akin ng enrollment form. Okay? So, check po tayo dito. Siyempre, nag-enroll ka sa IELTS, dapat may enrollment form, kakatibayan yung nakapag-enroll ka. Next. Okay. Letter C. Functional Literacy Test. So, kapag ikaw kasi bagong enroll ka sa IELTS, nag-i-exam ka talaga muna. Binibigyan ko muna kayo ng exam para makita ko kung anong level po tayo huminto. Kung saan entry level ako papasok para kayo ay turuan. Okay? Ito yung medyo marami.
No? Ang FLT po kasi ang tawag dito, functional literacy test. Okay. So, sa FLT po, yung exam na ito, hindi ko po pwede ipakita sa inyo kasi nga, dapat actual po itong ine-exam, hindi ito pinapauwi, hindi ito basta binibigay sa inyo, kasi nga, kailangan on the spot, hindi kayo pwedeng mag-search. No? So, sa batch 2019, alam ko nakapag-exam na po kayo nito, pero, kailangan po kasi dalawa po ang exam na ganito. Kailangan sa portfolio, dalawang FLT o yung letter C. Kung kaya't sa Monday, kung kaya nyo, batch 2019, 18 years old pataas, with mask and face shield, ay pwede kayong pumunta sa barangay para sumagot saglit nitong FLT. Okay? So, kayo rin, batch 2020, sa mga hindi pa nakakasagot sa tingin mo na wala ka pang ganito, kailangan mo mag-exam nito, itong letter C. Okay? So, sa batch 2019, pumunta kayo sa barangay or sa school, yung batch 2019, para mag-exam kayo nitong letter C. Of course, magdala kayo ng sariling ballpen kasi yung mga sumasagot ng exam, wala mo laging ballpen. Magdala kayo ng sariling ballpen para iwas po tayo sa mga, alam niyo yung sakit na kumakalat ngayon. Okay? So, check po tayo nito. Itong letter C, functional literacy test, by Monday sa Barangay Holy Spirit, kasi tapos ang Barangay Holy Spirit sa batch 2020, yung iilan pa lang pala, isusoli ko po sa inyo kasi ito, by Monday, isusoli ko po sa inyo ito. Okay? Next, attendance. Lagi ko pinabanggit sa inyo kung nag-join kayo sa online class, pumunta kayo sa barangay, pumunta kayo sa school para kumuha ng module, lagi pong mag-attendance. Meron po tayong form sa portfolio nyo niyan. Okay? Kung puno na yung portfolio nyo, batch 2019 sa attendance, pwede naman sa panibagong papel, isulat nyo na lamang po. Okay? Tuloy-tuloy lamang po. Habang wala pa yung exam, tuloy-tuloy lang kasi mahirap po yung itigil po tayo at biglang ngayon nag-check. Sasabihin, anong ginawa mo ng mga ganitong panahon? Bakit hindi ka nagtuloy sa paggawa ng module or sa pagsali sa online class. Eh kung wala ka namang trabaho or lagi ka namang online pero hindi ka nagjo-join. So ibang storya na po 'yon. Okay? So tandaan niyo naman, dito naman po sa online class natin hindi naman required na makapag-join ka. Kasi hindi naman tayo pare-parehas ng katayuan sa buhay. Yung iba kasi naglo-load, 'di ba? Ang hirap kaya mag-load ngayon sa panahon ngayon. Binabudget po natin yung mga kailangan po natin gastusin. So, naiintindihan ko yung mga hindi maka-join, no? Pero yung iba kasi talaga, kahit nagkatrabaho, pinipilit maka-join, no? That's talagang makikita mo yung eagerness kung kagustuhan makatapos sa ALS at makapag-aral. So, sana tayo rin po yung iba. Okay? So, ano itsura ng enrollment form? Ito po ang itsura ng enrollment form. Pwede niyong i-zoom. Kung sa tingin niyo wala pa po kayo niyan, okay? Pwede po kayo sa Monday, tandaan niyo, isulat niyo ngayon kung meron kayo notebook, papel dyan sa harap niyo. Isulat niyo na, sir, wala akong enrollment form. Sir, may tanong yes. Lang po ako. Yes, Jay. Ano po? Paano po yung ano yung nagtatrabaho, sir? Ang layo ko po kasi, paano po makakuha niyan? Okay, very good question. Paano pag malayo? Halimbawa, nasa Bulacan. Halimbawa, nasa Marikina. Talagang stay in sa trabaho. Very good question. May ina-upload naman akong file. May ina-upload naman ako ng ganitong file para pwede nyo, kahit nandiyan kayo, maghanap lang kayo ng pwedeng printan or kung hindi kaya magpa-print kasi sarado yung mga computer shop, kung kailan kayo libre, halimbawa, nakabalik na kayo dito sa Quezon City, kung kailan kayo libre, pwede kayo dumaan sa school or sa barangay, sa gate lang. Mag-iiwan na lang po ako ng ganitong kopya para at least kung kailan kayo bumalik, basta tandaan nyo lamang po yung mga kulang nyo. Para hindi po kayo malito, ano nga ba yung kulang ko? Pupunta ka na school, sayang pamasay. Okay? Basta kung kailan ka, pwede dumaan sa school or i-upload ko, pwede mong i-print. Ganun lamang po, kapatid. Sir, okay? nasa Pangasinan po kasi ako ngayon, sir eh. Okay, nanlayo. At saka medyo mahigpit ngayon pag lumuluwas, di ba? O kaya may mga swab test pa yan. So, pagdating sa ganito, nasa Pangasinan ka, pwede kong i-upload, print mo na lang, brother dyan,
or antayin mo na lang kapag nawala na tong ano natin, yung sakit, kasi may vaccine naman na. So kapag naging okay na siguro, pwede kang dumaan sa school na. Sige po, sir. Thank you po. Sir, okay. Anong ko lang po, sir? Makakapag-exam pa po ba kami? Ayan. Very good question. Mamaya sasagutin po natin yan, Jay, ha? Alam ko yan din ang question ng 2019 batch. At syempre, batch 2020 kasi magsasabay na kayo ng exam, eh. Itong batch 2019 at batch 2020. Magsasabay kayo ng exam. Okay po, sir. Thank you, okay, po. Mamaya, okay po, Jay. So, this is the enrollment form. Chat nyo lang po ako or, I mean, punta po kayo sa school or sa barangay para humingi sa akin ito. Next! Next, tapos na tayo sa attendance. Dito naman po tayo sa letter E, learner's testimonial on the impact of IELTS in one's life. Dito, napakadali nitong letter E. Bakit? Sa letter E kasi, sa isang papel, magkukwento lamang po kayo kung ano ba yung naging tulong sa inyo, tulong ng IELTS program sa buhay po natin. Okay? Kwento lang kayo. Tagalog, pwede. Basta ito yung title, Learner's Testimonial on the Impact of IELTS in One's Life. Kwento lamang po kayo. Dati, nung hindi pa ako nag-enroll sa IELTS, naglo-load lamang po ako para mag-social media. Pero ngayon, may makabuluhang dahilan na. So, yung mga ganun. So, magkukwento lamang po kayo. Mga background nyo, yung mga dati nyo, kung anong ginagawa nyo. At sa ngayon, na naging tulong ng IELTS, yung isang lesson nga doon, pwede nyo ikwento yung isang lesson doon, nakarelate ako. Kaya mas naintindihan ko kung ano yung ibig sabihin ng kilograms, lalo na sa aking trabaho. Yung ganon. So, nasa sa inyo yan. Okay? That's letter E. Next. May tricycle. Next, letter F. Record of Prior Learning. RPL. O, dito, kailangan talaga medyo dapat may sagot dito kasi may points po ito para sa batch 2019 at saka sa batch 2020. So, explain ko po, ano ba yung RPL o itong letter F na ito? Okay? So, ito po yung RPL, form 1 hanggang 4 po ito eh. Itong RPL, tandaan nyo ha, RPL, Record Prior Learning, 4 po ito. Form 1 hanggang form 4. So, ano ba yung RPL Form 1? Madali lang din po ito kasi tungkol lang din po ito sa inyong sarili. So, ang nakalagay po dyan, dokumentasyon ng mga karanasan sa buhay. Personal na impormasyon. So, ibig sabihin, magkukwento lamang po kayo tungkol sa sarili ninyo. That is the RPL Form 1. So, hindi nyo na kailangan mag-research sa internet. Tulad nito, ako at ang aking pamilya. So, kwento lamang po. Pero may tanong lang po ako. Yes, Ash. Tapos na po ako dyan. Pwede ko chichikan po ba? Yes. Okay, salamat po. Oh, yes. Okay. So, ganito ha. Kapag, kasi sa batch 2020 kasi, ang ginagawa kasi natin ngayon, nagpapasa po kayo ng papel. Diba? Tapos ipapasa sa akin. Tapos antayin yung ibalik ko lang sa inyo. Ganun ang sistema ngayon sa batch 2020. Pero ngayong, pag sa Monday, after Monday, isusoli ko na lahat ng mga papel nyo, sa Monday, ang magiging sistema na ngayon, kada Monday, pupunta kayo sa barangay, portfolio na po ang iaabot nyo sa akin. Para portfolio na po ang makikita ko. Hindi na po yung papel. Kasi nga, sa module, di ba, binilinan ko na kayo, sa module, kayo na po ang mag-check kung tama ba yung mga sinagutan nyo sa module. Okay? Hindi na po ako. Kasi sa module po, makikita nyo naman po sa likod, andun na po yung mga tamang sagot. Okay po? So that is the magiging system po natin, portfolio na magiging kaliwaan natin. Okay? So sa mga tapos na dito sa RPL Form 1, very good. Wala na po kayong problema na. Uulitin ko ha, may points po ito kapag nag-check ng portfolio. May points po ito. Madali lang naman. Ako at ang aking pamilya. Next, ang aking buhay. So kwento ka ng karanasan mo. Ano ba yung mga naging experience mo sa buhay? Nag-training ka na ba? Nag-livelihood training ka na ba? Nagtrabaho ka ba? Kwenta mo dyan sa aking buhay. Okay? Huwag kayong mag-alala.
ako lang tsaka kayo ang makakabasa niya. Okay? RPL form number 1. Ano pa yung mga nakalagay sa RPL form 1? Kasi medyo mahaba po ito. Huwag lang po kayo maglalagay ng isang sentence dito, ha. Kailangan at least 3 to 5 sentences o pataas, 3 sentences above dito. Kailangan medyo mahaba-haba naman kasi sa tagal nyo na, 16, 17 years old, wala pa kayo naging na experience sa buhay. Ano yung mga naging karanasan nyo bago kayo nag-enroll sa IELTS? So, kwento nyo po dito. Next! O, RPL Form 1 pa rin. So, kwento kayo, paborito mong libangan, kung mahilig ka mag-social media, makinig ng music, manood ng TV, dito ilagay mo. Katangian mo, kwento ka tungkol sa sarili mo. Mahilig ka bang makipagkaibigan? Makulit ka ba? Gutumin ka ba? Dito yan sa katangian mo. Pangarap mo sa buhay, kwento ka lang din, di ba? Madali niyong masasagutan to, hindi niyo kailangan mag-research dito sa RPL Form 1. Kasi lahat yan tungkol sa sarili niyo. Okay po? Next! Wala tayong problema sa RPL Form 1. Form 2 tayo. Sa RPL Form 2, ito po ay skill training pala. Skill training. Ibig sabihin, kung kayo ba ay nagkaroon na ng training sa TESDA, training sa kung ano mang, sa batch 2020, nakapanood kayo ng training kung paano gumawa ng hand sanitizer. So, pwede po yon. Online, ilagay nyo po dito. Ang ilalagay nyo po dyan, ano yung title? Hand sanitizer making. Ano yung mga natutunan mo? Competencies learned. Mamaya i-explain ko kung saan nyo makukuha to, ha? Yung mga pwede nyo matutunan. Competencies learned. Ano ba yung mga natutunan nyo? Ilagay nyo po dyan. Kailan nyo ginawa yung training na yon? Isulat din dyan. At kapakinabangan. Ano ba yung magagamit mo doon sa training na yon? Okay? Sa batch 2019, nag-training din po kayo sa massage. May mga iilang dito na nag-training sa massage noong 2019. Kaya lang natigil kasi nga nag-lockdown mula January to March. So, pwede nyo pong ilagay dito yan sa skill training. That is RPL Form 2. Tanong, sir, paano pag wala pa akong training? Huwag kayo mag-alala kasi marami pong training na nakahanda online. Manonood lang din po kayo para malagyan po natin ng sagot ito kasi may puntos po ito. Okay? Bibigyan ko kayo ng link tungkol doon. Okay? Para makasagot po tayo dito. Manonood lang naman kayo, makikinig lang kayo para at least dagdag kaalaman din po sa inyo to. Okay? So, hindi pwedeng wala po itong nakalagay dito kasi importante po ito. Bukod sa training na yun, bibigyan din po kayo ng certificate kaya talagang may idadagdag sa portfolio niyo po ito. RPL Form number 2. Next, RPL Form 3. Ito na pala yung trabaho. Dito nakalagay yung mga nakapagtrabaho na sa Form 3, nagkatrabaho, dito nyo na ilalagay. So, nilagay nyo kung anong klaseng trabaho. Service crew ka ba? Nag-massage ka ba? Nag-call center agent ka ba? Dito yung sa una. Sa pangalawa, dito naman kung anong pangalan ng employer, kung Jollibee, McDonald's, sa pangalawang column. Sa pangatlo, gano'ng kakatagal na nagtrabaho doon. So, kung hindi mo na matandaan, ilagay mo na lang yung buwan. Limbawa, January to February. Ganon. January to February 2020. So, pwede mong ilagay na ganyan. Ano yung mga kasanayan? Ano yung mga natutunan mo doon sa trabahong yon? Natuto mo makisama. Interpersonal skills yan, pakikisama. Ano pa? Communication. Pakikipag-usap. So, dito yan sa dulong kolom. So, tanong, paano kapag wala kang naging trabaho? So, wala tayong magagawa kasi lalo na yung mga 16 years old below. Wala pa pong trabaho yan. So, in short, blanco lang po ito sa mga walang trabaho. Pero kung sa mga nagkaroon na ng trabaho, ilagay nyo po dito. Okay, kasi may points din po ito. Next. Ay, okay. May tanong ba? Hi, sir. Ah, yes, Ruslan. Hello? Hi, sir. Hi, B-boy. Wala kang sasabihin, Ruslan. Kala ko may question ka eh. Sir, I miss you. Miss you all. So, by Monday, makikita nyo naman, magkikita naman tayo lahat-lahat by Monday. Okay,
So mamaya sasabihin ko yung time. So dito na sa RPM Form 4. Ito yung bago. Kasi sa batch 2019 at sa batch 2020, lumang checklist yung naibigay ko sa inyo. Eh luma. Meron po tayong bagong checklist. RPL Form 4. Okay? Dito po, mag-check po tayo. Kaya nga checklist eh. I-check nyo lang po kung napag-aralan na o hindi pa. Kung may alam na ba kayo doon o wala pa. Checklist lang ito. Okay? So, marami po ito mula learning strand number 1 hanggang learning strand number 6. Okay? Katulad nung nakaraan, napag-aralan po natin ang urinary system. Okay? Sa mga hindi pa nakapanood, nasa YouTube channel lang po, urinary system. So, in short, kapag pumunta ka dito sa RPL Form 4, sa portfolio nyo, nakalagay po ito, bibigyan ko kayo sa Monday, hahanapin nyo lang yun, itong urinary system, i-check nyo lang. Ibig sabihin, napag-aralan nyo na. Tulad nito, nakikita nyo sa screen nyo ngayon, relate the structure of excretory system to its function, kidneys, skin, and liver. Kasi ito pa, yung mga tungkol po sa urinary system, ano pa yung mga dapat pangangalaga para mapangalagaan ang ating kalusugan pagdating sa urinary system. So in short, andun po ito sa checklist na napag-aralan nyo na. So pwede nyo nang checkan. At napakarami pong lessons o competencies na kailangan po natin checkan. Okay? So, kailangan by Monday kung kaya talaga makapunta kayo sa school or sa barangay. Nakuha po kasi ito po yung idadagdag po natin na bago sa inyong portfolio. Tatanggalin natin yung mga naibigay ko sa inyong checklist na luma, idadagdag natin tong bago. Kaya marami tayong i-update sa inyong portfolio. Okay, next. Okay, tapos na tayo sa RPL Form 1 hanggang Form 4. So, punta naman tayo dito sa susunod. Sa table of contents, dito na tayo sa letter G. IELTS assessment, individual learning agreement, weekly learning log, at saka review of learning log. So, ano-ano ba itong mga to? Ano ba itong ILA o individual learning agreement and so forth? So, explain ko isa-isa. Pag sinabing individual learning agreement, ito bago na naman din itong form. Bibigyan ko rin po kayo sa Monday. Kaya kung kaya talaga, pumunta po kayo sa Monday ha, January 18, punta kayo sa Monday. Okay, ano itong individual learning agreement? So, ganito po kasi, pag sinabing individual learning agreement, pag sinabing agreement, kasunduan yan. Diba, parang kay girlfriend, mayroon kayong kasunduan na ako lang, loyal ka lang dapat, gano'n, diba? Sa IELTS, may gano'n din. May agreement din tayo, magkaroon tayo ng kasunduan pagdating dito sa lesson natin sa mga pag-aaral natin. Kayo, sa sarili nyo, alam nyo naman sa sarili nyo, na-assess nyo, kilala nyo yung sarili nyo, kung saan po kayo, saan po tayo nahihirapan na subjects o lessons. Saan ba yung dapat nating improve? Halimbawa, nahihirapan ka sa math, o kaya sa Filipino, o sa English. Okay? You are having difficulties in terms of making an essay or writing an essay, nahirapan ka. So, ibig sabihin, at gusto mong ma-improve yun, ilalagay mo po dito sa individual learning agreement na form. Okay? Isusulat mo dyan. So, paano mo isusulat yan? Okay. Kung makikita nyo, sa mga naka-cellphone, pwede nyo i-zoom ha, para kung maliit, pwede nyo i-zoom. Sa bandang ibaba, marami kayong makikitang na column. Okay, unahin natin yung pinakakaliwa, yung learning goals. Okay, pwede nyo i-zoom kung maliit. Learning goals. Ano yung learning goals? Ano ba yung mga gusto mong matutunan? So, sir, anong ilalagay rito? Isusulat ko lang ba? Gusto kong matutunan ng essay? Hindi po. Okay? Saan manggagaling ito? Ang sulat po dito, ang isusulat nyo po dito sa learning goals, dito sa baba, ay manggagaling po dito sa huling explanation ko sa RPL Form 4 o sa checklist. Sa checklist manggagaling. So, makikita nyo sa checklist, okay, makikita nyo sa checklist, ay, ito pala yung mga gusto kong matutunan, mababasa nyo doon sa checklist. Ilalagay nyo ngayon dito sa learning goals. Okay? So, mamaya, bibigyan ko yung example para mas maintindihan nyo po natin. Okay?
So, susunod, kapag nailagay nyo na sa learning goals, yung katabi niya, learning activities. Ano yung paraan mo para matutunan mo yung mga nilagay mo dito sa unahan? Okay? Ano yung strategy mo? Anong action mo? Okay? So, ilalagay mo po dyan. Tapos, timeline. Yung susunod, na column, timeline. Pag sinabing timeline, gano'ng mo katagal dapat matutunan po ito? Okay? Yung, hindi ibig sabihin, online lang tayo, habang buhay mo nang gustong pag-aralan yan. Hindi po, magkailangan tayong certain period. May specific time lang tayong dapat panahon para doon. Kasi napakaraming lesson sa IELTS na maiiwanan kung doon lang tayo nakatutok sa gusto mo. Nakuha? Kung kaya't, dapat po ay ang nakalagay po dito ay yung specific time. Halimbawa, 2 weeks, 1 week, o maximum na nga, 1 month. Hanggang 1 buwan. Okay? Hanggang dun lang. Hindi na tayo pwede umabot ng 2 months, 3 months. Okay? Mamamaster lang natin yan, yung gusto mo, kung gusto mo matuto ng essay, mamamaster lang natin yun kasi paulit-ulit natin gagawin. Okay? Pero hindi ibig sabihin na habang buhay tayo, yun lang ang lesson. Kaya may timeline. Bigyan ko yung example. Okay? So, halimbawa, ang gusto mo matutunan, dahil 2021 na ngayon, gusto mo matutunan kalendaryo. Ano bang gamit ng kalendaryo? So, math. Okay? So, math, that is learning strand number 3. Okay? Learning strand number 3. Math po yun. Na-explain ko naman sa inyo kung ano ibig sabihin ng mga learning strands, di ba? Sa mga hindi pa, nasa YouTube channel po natin yan. Subscribe. Okay. So, dito, ano ilalagay natin dyan? So, halimbawa, gusto mo ng kalendaryo, math. Pupunta ka ngayon sa RPL Form 4 sa checklist. So, hahanapin mo ngayon yung learning strand 3, yung math. Tapos, hanapin mo sa ilalim ng math yung tungkol sa kalendaryo. So, halimbawa, hinanap mo. Ito yung nakita mo sa RPL Form 4 sa checklist. Okay, nakalagay dyan. Use knowledge of calendar in solving problems. O, ibig sabihin, gagamitin mo yung kalendaryo pag si-solve ng problem sa math. So, dahil nakita mo to sa checklist mo, mabibigyan ko ito sa kayo by Monday, checklist, ilalagay mo ngayon ito, dito sa learning goals. Balikan natin yung learning goals, ha? Dito sa learning goals, sa individual learning agreement. So, kukopyahin mo lang yung RPL Form 4, yung parte doon, at ilalagay mo dito. Excuse me. So, pag naikopya mo na, ibig sabihin, ano yung susunod mong gagawin? Yung strategies mo na, yung gagawin mong hakbang para matutunan mo yon, yung nilagay mo dyan. So, kapag nailagay mo na, anong strategy mo? Magbabasa ng module, makikinig kay teacher, magre-research sa internet, magtatanong sa mga maruruno. So, yun yung pwede mong ilagay doon sa strategies mo. Sir, may module ba tayo tungkol sa kalendaryo? Yes, meron po tayo niyan. Ito nga, oh, may example nga ako nito. Oh. Ayan, oh. Tungkol saan ang module na ito? So, meron tayong topic at module tungkol sa kalendaryo. Ayan, yung nakikita nyo ngayon sa screen. Meron tayo niyan. Pwede ko kayong pahiramin. So, in short, kung makikita nyo, okay, syempre, iba-iba kayo ng katangian. May mga marurunong sa math, may magagaling sa Pilipino, magagaling sa history. In short, iba-iba kayo ng pangangailangan na matutunan. Tama? Halimbawa, magaling siya sa math. Ibig sabihin, hindi ko siya, bibigyan ko pa ba siya ng module ng math? Hindi na. In short, siguro, bibigyan ko na siya ng ilang activity sa math, pero hindi na talaga ako magtututok sa kanya sa math kung magaling na siya sa math. Ang ibibigay ko na lang sa kanya, yung mga hindi niya nahihirapan siyang lesson. Halimbawa, nahihirapan siya sa Filipino o sa science. So, doon siya tututok. In short, sa batch nyo, sa inyong batch ngayon, makinig ha, sa batch nyo, iba-iba po kayo ng module na sasagutan ngayon. Hindi na kayo pare-parehas na module. In short, kapag sa Monday, nag-distribute ako, depende yan sa pangangailangan nyo. Kung gusto mo ng math, bibigyan kita ng math. Kung gusto mo ng English, bibigyan kita ng English. Kung gusto mo ng Filipino, Filipino ang bibigay ko sa inyo. Hindi na pare-pareho. Okay? So, sir, paano pag nag-online class? Yung pag nabasa ko sa inyong portfolio na maraming
gustong matuto pagdating sa science, science ang i-online class ko. Pero hindi ibig sabihin, pare-pares kayo ng nabasang module. Kasi nga, iba-iba na kayo ng pangangailangan. Nakuha? So, by Monday, iba-iba na po kayo ng module. Okay? Next! So, ano, ito yung example ng pag-fill up sa RPL. Ay, sa Individual Learning Agreement o ILA. Saglit na lang po ito, ha? Saglit na lang para makapag-lunch na kayo. So lagyan niyo yung pangalan niyo, wag niyo kalimutan. Halimbawa, nakalagay diyan Ricardo Dalisay. Anong level niyo? Junior high school ba kayo? Advanced elementary ba kayo? So, yung elementary, ang i-check niyo naman po diyan LE o AE. Ano ibig sabihin ng LE o AE? Pag sinabing LE, lower elementary. Kung kayo ay huminto ng grade 1, okay? Grade 2 hanggang grade 3, kuminto kay grade 2, grade 3, LE, lower elementary. Pero kuminto kay grade 4, 5, 6, AE, advanced elementary. Pero kung kayo ay huminto ng grade 7 hanggang grade 10, junior high school. Okay? O community learning center. Kung saan kayo nag-aaral ng ALS, hanggang Sora Elementary School ba? O Barangay Holy Spirit, name of teacher, huwag nyo kalimutan yung pangalan ko. Kasi yung iba, hindi pa rin ako kilala. Okay? Huwag nyo kalimutan. So, ito yung halimbawa, ha? Pagsagot ng learning goals, dito sa baba. Yung learning goals, saan manggagaling yan? Sariling sagot nyo ba? Hindi po. Manggagaling po yan sa RPL Form 4 or checklist. Anong susunod? Anong strategy nyo? Paano mo matututunan? Answer modules, attend classes, listen to teachers. Lagay mo po dyan. Timeline, gaano katagal? Halimbawa, ngayon, January 15 hanggang January 20. Tapos ako na mag-check ngayon. Checkan ko yan ngayon pagdating sa pinakadulo. Na-achieve mo ba? Narating mo ba yung gusto mong matutunan pagdating ng January 20? Checkan ko yan. Kapag hindi, wala kang katibayan na na-achieve mo, checkan ko yung not achieve. Okay? So ako ang mag-check niyan. Pagdating dito sa bandang kaliwa, kayo hanggang timeline lang. Okay? So, mamaya i-upload ko po ito, itong form na to para sa mga malalayong lugar. Pwede nyo i-print ito. Okay? Kasi ito talaga yung tinitignan po talaga pag tayo po ay mag-e-exam na. Itong ILA tsaka yung RPL. Next! Kapag kayo naman po ay sumagot na ng module, please lang, huwag nyo naman po kalimutan i-record. Pagkatapos nyo mag-module, i-record nyo doon sa form. Meron tayong form nito sa portfolio. Ilagay nyo kung anong title ng module. Kasi yung iba, pagka natapos na, wala na, ilagay lang sa portfolio. So, ang hirap checkan. So, kailangan nakalagay na po yung title ng portfolio doon sa title ng form nyo. Okay? Ayan, tulad nito, title ng learning module, halimbawa, kalendaryo, ilagay nyo yung title, kalendaryo. Pang anong learning strand siya? Learning strand number 3. Kasi math yun eh. Learning strand 3. Kailan mo sinimulan? January 15. Kailan mo natapos? January 20. May pre-test at saka post-test. Okay, na-explain ko naman kung ano ibig sabihin ng pre-test at saka post-test, di ba? So, ano ibig sabihin ng pre-test at saka post-test? So, sa module nyo, ito yung mga makikita nyo. Kapag nakita nyo, let's see what you already know o kaya ano-ano na yung mga alam mo, pre-test yun. Okay, tandaan nyo to ha. Pag yan ang nakita nyo, pre-test yun. Ano-ano ang mga, di ba nga pag buklat nyo ng module, may exam ka agad? Yun yung pre-test. Pag sinabing post-test, ito naman yung mga palatandaan na post-test na yun. Ito yung nakalagay, what have you learned o kaya ano-ano ang matutunan mo. Usually, nasa dulong page ito, nasa pinakadulo. Okay, post-test po yun. So, pre-test at saka post-test. So, ilalagay nyo po sa form na ito ha, sa record of module use. Yung anong score nyo. Halimbawa, sa pre-test, 5 over 10. Pagdating sa post-test, 10 over 10 ka na. So, makikita na nag-improve ka. Okay? Na nag-improve ka. Other related activities. Ano pa yung mga iba mong ginawa pag habang natapos mo? Nag-research ka, nagtanong ka kay teacher, binigyan ka ng bagong activity bukod dun sa module na yon. So, ibig sabihin, nasuportahan yung module bukod sa module lang. Next, learner self-assessment.
kayo mismo sa sarili niyo makakasagot niyan. Ano ba yung in-enjoy niyong sagutan kahit nung habang binabasa niyo yun? Ang labanan ngayon, puro basa ha. Kailangan talaga magbasa at magbasa. Hindi po talaga aasa lang sa online class. Hindi pwedeng YouTube lang tayo lagi. Okay? Alam niyo naman na, sabi ko nga, wala, hindi naman lahat may load para manood at makinig ng YouTube. At kukulangin ng panahon kung YouTube lang ang asahan natin, kaya kailangan nakarami tayo ng modules. Tapos sa bandang dulo, ako na mag-check yan kung na-master mo ba o hindi. Okay? Tapos sasabihan ko kayo, lalagyan ko yan ng note kung very good o kailangan pa ng balikan. So, record of module use. So, magkakakonekta to. Yung ILA, yung individual learning agreement, ano yung mga gusto mong matutunan, ibabangga natin dito sa record of module use. Kasi ito yung magiging ebidensya mo na natutunan mo yung nilagay mo sa ILA. Okay? Magkakapartner po ito, ha? Kaya huwag niyong kalilimutan na mag-record lagi sa form na to pagtapos yung magsagot ng module. Yung mga sumagot ng life skills last year, 2020. Di ba nag-lesson tayo ng life skills? Nagbigay ako ng module last year sa batch 2020. Ilagay niyo na po lahat ng module niyo rito. Kaya yung mga title. Ilang beses ko naman binabalikan sa inyo yung mga titles ng module na pinag-uusapan natin online. Panoorin niyo na lang. Okay? Sa mga wala pang life skills, panoorin niyo po, nasa YouTube channel ko lang po yung learning, yung module 1 hanggang module number module number 5. Kasi yung 6, hindi ako nag-upload talaga kasi kailangan kayo po mismo ang mag-aaral lang. Next. So tapos na po tayo diyan. Weekly learning log. Weekly, salitang weekly. Ano ba yung mga weekly na napag-aaralan nyo? Isusulat nyo rin kada week. Isusulat nyo po dyan. Okay? Alam nyo, sa IELTS, hindi tayo pa banjing-banjing lang din dito. Hindi tayo papucho-pucho lang. Marami rin po tayong kailangan gawin. Okay? Hindi lang tayo sasagot ng module, tapos na. Pag na-checkan, lagay sa portfolio. Hindi. We have to accomplish. Kailangan natin masagutan itong mga forms na to na nagpapatibay na naintindihan mo talaga ito. Kaya napakarami natin gagawin sa IELTS. Sa regular, marami rin. Tayo rin, marami. So, kada week, isulat mo kung ano yung mga natutunan mo. Kung January, ano yung napag-aralan natin ng week 1, week 2, week 3. Ano nabasa mo ng module? Week 1, isulat dyan. Kahit Tagalog, okay lang. Okay? Next, ito, kayang-kaya nyo na to. Learner's record of essay. Magre-record naman ako ng, magle-lesson naman ako dito ulit online ng essay kung paano kayo mag-essay. Kung paano yung format, magle-lesson ako niyan. Kailan kasi wala kasing module tungkol dito eh. Pero kaya kailangan kong ituro to sa inyo online. So, dito, kapag napag-aralan na natin yung essay, di, i-compile na natin sa ating portfolio. At may form din ito. Kailangan maisulat niyo yung mga titles doon sa form na to. Ito yung halimbawa ng form. Sa form na ibinigay ko sa inyo ng mga una-una, ito yung form na yon. Isulat niyo yung title. Ano yung title noon? Anong petsa, kailan yung ginawa? Tapos mag-i-score ako, rating. Okay? Pwedeng dalawang beses kung ipaulit yung title. Kasi yung una, syempre, trial lang, testing lang, kaya mababa pa. Tapos kapag umulit, pinaulit yung title, may final na. So, ibig sabihin, makikita yung improvement talaga, yung inyong improvement. Kaya lang kapag may nag-check ng portfolio nyo, isang tinginan lang kahit wala kayo, kahit hindi kayo pumunta dun sa school or sa barangay, at nandun yung portfolio nyo, isang tinginan lang kung masasabi kayo ay ready na o hindi pa. Okay? Huwag sasama ang loob niyo na, ay, hindi pa to ready kasi manipis pa. Hindi ganun ang labanan. Tinitignan kung ano yung laman ng loob. Okay? Kaya, ayusin po natin ang inyong portfolio. Okay? Portfolio lang tayo ng portfolio. Okay? So, hanggang dun lang naman ang topic ko, kaya gusto ko kayong bigyan ng idea para at least ay or knowledge pagdating sa paghahanda ng portfolio. I hope na intindihan niyo pong lahat kasi very essential, very important po itong part na to kasi itong portfolio ay laging hinahanap talaga. Number one na katibayan po natin na kayo po ay natuto at nag-improve sa IELTS. Hindi lang basta exam ang inaantay natin. Nakuha po. Do you have questions? May tanong po kayo? Sir, ako po may tanong po ako, sir. Ay, yes, Sir Ramon. Yung mga, ano sir, yung mga wala pa po kami, ibibigay nyo po ba yun sa barangay sa Monday? Correct. Yung mga wala nyo pong
part sa tingin nyo, ha? Kaya kailangan reviewin nyo yung portfolio nyo. Kapag wala po kayo sa tingin nyo nung na-explain ko, punta kayo sa barangay or sa school para mabigyan ko kayo ng bago. Okay? Sir, kung ano, sir, yung portfolio para ayusin? Yes, paki-uwi po yung portfolio. Yung mga portfolio nyo na nasa barangay at nasa school, ibibigay ko po sa inyo yon para may ayos nyo po. No? Kasi mahirap nakatambay lang po ang inyong portfolio na katenga. Sayang. Okay? Sige po. Very good, Bianca. Ano pa? May mga question pa po ba? Okay, magalala, yung mga hindi makakapunta, i-upload ko, pwede nyo i-print. Yes, Josh? Yes, Josh? Yes, anong question? Ano pang tanong? Baka may tanong pa po kayo. Sir, meron pa, sir, meron pa po, sir. May tanong. Ano yung Ashley? Bibigay po ba kayo ng module sa Monday? Yes, magbibigay po ako ng module sa Monday, pero hindi na po kayo pare-pareho ng module, katulad ng nabanggit ko kanina. Iba-iba na po kayo ng module. Okay po, sir. Salamat. Okay. Okay. Sir, okay. Pwede po magtanong? Yes po. Sir, paano po yung galing pong mga student po kay Ma'am Fernandez? Ayun. Hindi naman kami nagkakaiba ni Ma'am Fernandez. Inisa lang naman din kami ng kailangan na requirements pagdating sa inyo. So, yung mga kay Ma'am Fernandez, ang gusto kasi, busy kasi si Ma'am Fernandez Monday to Friday. So, gusto niya, mag-meet up na tayo ulit bukas. Kaya para ma-explain niya sa inyo kung kailan kayo pupunta. Hindi niya kasi nabilanggit sa akin kung kailan kayo pwede pumunta eh. Okay? Okay. Pero kung kaya nyo by Monday, bibigyan ko rin kayo. Para iisaan lang kayo para makasabay din kayo, ha? Ayoko kasi mahuhuli kayo. Sir, paano po yung kakastart pa lang po? Ayun, kung kakastart lang, no problem naman. Hahabulin mo yung mga lesson mula October hanggang sa ngayon. Kaya naman yan. Module lang naman yan. Tapos, yung mga lessons na naka-upload naman na yun sa YouTube channel. Okay? Para at least may explanation kayo pagdating sa lesson. Okay, Ramon? Po, sir. Okay po, thank you po. Yung ano po, sir, magpapa-exam po ba kayo sa Monday, sir? Yung FLT na binanggit ko kanina para sa batch 2019 yon. Yung batch 20, kayo, Ramon, alam ko tapos na kayo doon. Kaya alam kong yung exam na tinatanong mo tungkol sa life skills, yung module 1 to module 6, may mga hindi pa kasi tapos doon sa module na yon. So, kailangan matapos muna lahat bago ako makapagbigay ng long test pagdating sa module 1 hanggang module 6. Pero yung FLT na binanggit ko pa, paano po yun, sir? Kailangan muna tapusin yung ano, yung module 1 to 6 bago opo, makapag-exam. Oo, yung long test. Yung long test sa tungkol doon sa modules. Pero yung binabanggit ko kanina, iba pa yon. Kasi nakapag-exam na kayo noon eh. Nung una. Bali po pala sa Monday, sir. Ang kukunin ko na lang po yung ano, module 3 hanggang 6. Correct. At saka yung mga ibang, yung mga bagong forms. Yung sa kasi po, sir, yung sa module 7 at saka module 8, sinagutan ko po eh. Ah, no problem. Very good. Para at least hindi ka rin matambakan, Ramon. Okay lang yun. Po, salamat po, sir. Okay, ha. So, dito, sir, yung batch 2019, pagkulang po. Saka lang. Wait lang, ha. So, balikan ko lang yung mga questions sa chat box. So, kay Joshua, paano po yung sa akin, hindi ko po nakapag-attend. Balikan mo, tansyahin mo, Josh, balikan mo yung mga dates na kung saan tayo punta sa school at nag-online. Makikita mo naman sa YouTube yun. Okay, para balikan mo. Kung hindi naman maalala, tansyahin mo na lang yung date. Yung usually naman, Monday kung pumunta kayo. At saka Tuesday, nag-online tayo. Diba? Ganun naman lagi, ganun ang setup natin, diba? Online. Okay, so balikan mo lang, Josh. So, kay Roline, parents po ba ang pupunta sa barangay? Dahil may online class ka by Monday, Roline. Sige, okay lang. Okay lang po, parents. At least, explain ko na lang, logic line ko naman sa'yo kung ano yung mga kailangan.
alam mo lang, i-orient mo lang, sabihin mo lang sinong sa parents mo na pupunta, kung ano may mga kukunin para at least hindi pa balik-balik. Next, Joshua, pwede ba kumingi ng bago? Sige, bibigyan ka na ng bagong attendance. Sir, nagbigay po ba kayo ng bagong module sa batch 2019? Wala pong bagong module sa batch 2019, kundi yung nasa ALS, aral muna. Yun pa rin. Tuloy-tuloy pa rin tayo, Nathan. Hindi porket naka-apat module na tayo, naka-apat na pagsagot na module lang tayo, ititigil na tayo, Nathaniel. Tuloy-tuloy lang. Kasi kapag nakita, buong taon, apat lang nasagutan mo na module. So, kailangan lagpas apat. Kung kaya mga sampo, tuloy-tuloy lang, Nathan. Sa ALS, aral muna. Sa batch 2019, pag kulang po ang module, pwede po ba kami makakuha? Pwede naman po. Kaya lang, Josephine, parang may instruction ata si Ma'am Fernandez pagdating sa pagkuha niyo ng module. Hindi ko kasi alam yung sistema ni Ma'am Fernandez kung tuwing Saturday lang siya. Kasi alam ko, Saturday lang ata kayo pinapapunta. Pero, may ano naman, may applications naman, may nadadownload naman sa Google Play Store ng Aral Muna. Andun lahat ng module. Once na dinownload mo yon, kahit wala ka ng internet, pwede ka na magbukas ng mga module sa cellphone. So, pwede mo sagutan yun sa papel. Tapos, kapag nasagutan mo yun sa papel, pwede mo ipasa kay ma'am. Pero, alam ko kasi, pa isa-isa ata ang ano niya, explanation kay ma'am. Hindi ako pamilyar ng sistema ni Ma'am Fernandez. Okay, next. Oo, Josephine, yung attendance yun na kay Ma'am Fernandez. Siguro, by yung mga online nyo, kapag pumunta kayo kay ma'am, pwede nyo naman siyang chat, pwede nyo sagutan. Sir, paano po kung wala kaming form para po? Ay, okay lang, yung form mamimigay nga ako by Monday. O kaya i-upload ko, pwede ko i-share sa inyo, pwede nyo i-print. Sir, paano kung tapos ng module 1 to 6, makakuha po ba ako ng long test? Hindi po, kailangan po sabay-sabay. Pag may tapos na po sa module 1 to 6, tapos may classmate kayo na hindi pa tapos, hindi pa rin po kayo makakuha ng long test. Kasi pwedeng makita yun ng mga classmates mo na hindi pa tapos, malaman yung sagot. Okay, so sir, pupunta ko ng Monday, may pasok yung simulan. Okay, Nathaniel, ingat, kita kits. Okay, welcome, Josephine. Sir, paano kung tapos? Okay, so meron pa bang tanong sa iba? Nasagot ko na sa chat box. Kaya mag-copy sir, may tanong pa po ako. Yeah, okay, Nicole. Ano po oras po sa Monday po? Okay, sa school, sa Tandang Sora Elementary, kasi mag-i-exam ang Tandang Sora Elementary, so bibigyan ko sila ng mahabang oras. So sa Monday, sa Tandang Sora, mula 8 o'clock hanggang 11 o'clock. Okay? Okay po. 8 to 11 o'clock. 9, 10, 11. So, we have 3 hours sa pagsagot ng exam, yung FLT. Okay? So, kapag sa Barangay okay Holy Spirit, sa Monday, sa Barangay Holy Spirit, pumunta po kayo ng 12 o'clock na lang, alas 12 na tanghali. Okay? So, after ko sa Tandang Sora, pupunta naman ako sa Barangay Holy Spirit. Okay, okay. So, kay Bernabe, pwede daw weekends. Bernabe, siguro, malapit ka lang ba kila Jezebel? Pwede kong iwanan na lang si Jezebel para at least kayo na lang magkita. Tapos iaabot ulit ni Jezebel sa akin pag pumunta sa Monday ulit sa school. Pwedeng ganun, set up. Para at least hindi ka na pupunta ng school. Sir! Yes, B-boy. Okay, Bernabe. Sir, di ano hanggang ang oras kami. Wala naman kami exam, di ba? Okay. Sa mga bago sa Holy Spirit, kasi may mga ilan pang hindi nakakapag-exam. So, 12 o'clock hanggang 2 o'clock kayo. Bakit 2 o'clock? Kasi may mga forms kayong sasagutan. Okay? May mga forms kayong sasagutan. Plus, sa batch 2019, yung 2019 na taga-barangay Holy Spirit, may e-examine din kayo by Monday. Kaya, kailangan agahan nyo rin by 12. Okay? Para makauwi rin kayo kagad. Basta face shield, face mask, bawal naka-shorts para at least lahat kayo ay protective. Okay, bawal naka-shorts. Sir, mag-dress ako, sir. Okay lang. Mag? Mag-dress ako, sir. Oh, yun. Sige, pwede. Mag-dress ka na. Okay, mag-dress ka. Okay.
Meron pa ba? Meron pa mong question? Okay, wala na. Okay, kung wala nang questions, I think sa pwede na kayong mag-lunch break. Thank you for coming. Itong record na 'to i-upload na lang sa YouTube para at least yung mga hindi nakapanood malaman yung magiging setup natin, ha? God bless you all. Keep safe, stay thank safe. Thank you, sir. Kita-kits tayo by Monday kung makakapunta. Thank you. Pwedeng parent lang pumunta kung 16 below. 18 below. Bye-bye, thank bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye. Keep safe. Ay, wala na nakalisa. Tuesday na lang online class natin, B-boy. Okay. Bye. Thank you so much.